Patawarin mo ako, Trisha. Kung hindi sana ako nag-OT noon, hindi mo dadanasin ito. Di sana kasama pa rin kita. Turan, habang walang patid ang pag-agos ng kanyang luha. Nang makita ni Daniel ang paghagulhol ni Katrina, ay hindi na niya napigilang hindi lapitan ito. Maging siya man ay nagulantang sa masaklap na sinapit ng kapatid nito. Ngunit nangyari na at kailanman ay hindi na maibabalik pa. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Aniya, nang makalapit, sabay hawak sa balikat ng babae. Nabigla si Katrina nang biglang may magsalita sa likuran niya. Si Daniel iyon. Doon ay mas lalong hindi napigilang mapahugulhol. Napakasakit makitang namatay ang iyong kapatid na wala kang nagawa. Huwag kang mag-alala. What we gonna do now is to find where is Andrew. Makakamtan mo rin ang hustisya. Alam kong hindi na maibabalik ang buhay ng kapatid mo. At least, sa ganitong paraan ay lumawag ang dibdib mo. Konsola niya rito. Napayakap na lang si Katrina sa lalaki at hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya. Siguro ay kailangan niya talaga ng isang taong aalalay sa kanya sa ganitong pagkakataon. Ngayon ay alam na nila ang totoo. Kailangan na lang nilang mahuli ang tunay na may sala. Shh! It's okay. Matatapos din ito. Bulong pa ni Daniel sa kanya habang hagod nito ang kanyang likod. Panay pa rin ang iyak at singhot niya gawa ng nasaksihang sinapit ng pinakamamahal na kapatid. Panay din naman ang pag-aalo nito sa kanya. Ilang minutos din siyang nakayakap sa lalaki nang kumala siya rito. Sorry ha, napuno yata ng sipon ang damit mo. Bawi sa lalaki. Ngumiti ito sa kanya at muling niyakap. Kahit gawin mo pa akong pamunas, okay lang. Handa akong maging basahan, mapawi lamang ang iyong luha at lungkot. Malumanay nitong saad at humigpit pa ang pagkakayakap sa kanya. Hindi na siya umangal pa dahil gusto niya rin naman ang pakiramdam na iyon. Sa mga bisig nito, nakaramdam siya ng kapayapaan. Sa bisig nito, ay secure siya. Dan, cut. Sabayang bigkas nila, saka sabay ding tumigil. Muli ay nagngitian na sila. Ikaw na muna. Ani ni Daniel, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Salamat. Isang salitang namutawi sa labi niya. Ngumiti si Daniel. Akala ko pa naman sasabihin mong mahal kita. Tawa nitong wika. Kaya pinauna na kita para hindi ako mahirapan. Sasagutin ko na lang ng mahal din kita. Dagdag nitong nakatawa. Hindi niya tuloy malaman kung totoo ang sinasabi nito. O di kaya'y nagbibiro lamang. Umasa tuloy siyang sana totoo na lang dahil gusto niyang ito ang katuparan ng pamilyang pinagkait sa kanya ng tadhana. Ito ang kasamang bubuo ng pamilya na wala siya. I like you, Katrina. I really do. Tinig na narinig mula sa pagkakayakap sa kanya. Muli ay bumilis ang pintig ng puso ni Katrina. Lalo na at hawak na ng lalaki ang magkabilang braso at bahagya siyang nilayo nito upang makita ang kanyang mukha. Daniel, paos na wika. Hindi na napigilan pa ni Daniel na aminin ang tunay na damdamin para sa dalaga. I love you. Bulong niya. Halos mabingi si Katrina nang marinig ang bulong na iyon ng lalaking isang dangkal na lamang ang layo sa kanya. Nang makitang tila walang reaksyon si Katrina sa sinabi niya, ay muli siyang nagsalita. Wala bang I love you to na sagot? Bawing turan sa pagkapahiya. Hindi malaman ni Katrina kung paano magre-react sa pag-amin ni Daniel. Ito na yung matagal na inaasam. Bakit nang nandito na ay para siyang engot na hindi malaman ang isasagot? Nang makita ang pagkadismaya sa mukha nito, ay tila nagising na siya. Mahal din kita, Daniel.
mahina at paanas na wika. Really? Mabilis na saba ni Daniel nang marinig ang winika ni Katrina. Seryoso? Anito, natila hindi naniniwala. Oo nga eh, gusto mong bawiin ko? Bantari tong biro. Ay nasabi ko na, no return, no exchange, wala nang bawian. Tuwang wika nito, saka siya niyakap na mahigpit na halos buhatin siya nito sa sobrang galak. I love you, Katrina Lynn. Masuyong wika ni Daniel matapos kumala sa babae at hawak na lamang ang magkabilang palad nito. I love you too, Daniel. Masuyong tugon din sa lalaki. Hahalik ka na sana siya nito nang biglang tumigil at tumingin sa kanya. Nakuha naman agad niya ang nais nito. Ngayon ka pa hihingi ng permiso? Sa dami ng beses mo akong nahalikan. Tawang wika niya sa lalaki at siya na ang unang sumunggab sa labi nito. Isang maalab na halik ang pinagsaluhan nilang dalawa hanggang sa maramdaman ni Katrina ang pagbuhat sa kanya ng lalaki. Hindi niya alam pero ramdam na ramdam ang pulso ng bawat isa. Ang mga pusong puno ng pag-ibig kaya nang pangkuhin siya nito ay hindi na siya umangal pa. Dinala siya nito sa kama nito at maingat na nilapag. Saka pumaibabaw ito at muling hinuli ang labi niya. Ramdam na ramdam ang mainit na katawan ng lalaki, ang mabangong hininga, ang maiinit na palad na humahaplo sa katawan niya. Nadadala na siya, tumutugo nang biglang tumigil ang lalaki at umalis sa kanyang ibabaw. Tumayo ito at hinubad ang suot na puting t-shirt. Napalunok siya nang tumambad ang matipuno nitong katawan. Ngunit hindi bumalik ang lalaki sa ibabaw niya, bagkos ay naglakad ito sa kabilang panig ng kama at nahiga. Nakatingin lamang siya rito. I know you preserve yourself. I respect on that. Makapaghihintay pa naman ako. Anas nito nang muli siya nitong yakapin. Napangiti na lamang si Katrina. Akala niya ay nawalan ito ng gana sa halika nila. Good shot, aniya, saka yumakap at pumikit. Hindi pa rin makatulog si Daniel kahit ramdam na niyang malalim na ang pagtulog ni Katrina. Napapangiti siya habang pinagmamasdan ito. Tila batang napaka-inosente nito. Iyon nga lang ay napansin niya ang malikot nitong pagtulog. Tila oras ang umiikot sa higaan. Saka naalala na minsang magising siya na nasa sa kama niya ito. Nagising siya dahil nasa mukha na niya ang paa nito. Gayunpaman ay natutuwa siyang pagmasdan ito. Kinabukasan maagang nagising si Katrina. Napangiti siya nang bumungad sa kanya ang tulog na mukha ng lalaki. Maingat na hinalikan ito sa labi. Good morning! Bulong dito, saka maingat na bumaba ng kama. Gustuhin man niyang hintayin itong magising ay hindi na niya ginawa. Kailangan niyang bumalik sa headquarters nila para ikasa ang isang manhunt operation para kay Andrew. Kumpirmado itong ito ang pumaslang sa kapatid. Pagdating sa headquarters nila ay naabutan si Angel na abala sa kinakalikot. Tutok na tutok ang mga mata sa laptop nito na halos hindi ito namalayan ang kanyang paglapit. Alam niyang may mahalaga itong ginagawa. Magaling ito lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa computer. Nagagawa nitong pasukin ang anumang site ng iba't ibang ahensya lalo na ang NBI. Nagulat siya nang makita ang nasa screen ng laptop nito at nakasaad pa roon ang salitang confidential. Isang intelligence report iyon galing sa Interpol na lalo na nang makita ang mukha ng isang Andrew ayon doon sa huling datos na nakalap ng mga FBI sa Australia. Ang lalaki ay nakabalik din sa Pilipinas sa loob din ng taon na iyon dahil sa Australia ay nakapagpapalit ito ng mukha gamit ang makabagong teknolohiya. Sa pagbabalik nito sa Pilipinas ay gamit na rin ang ibang katauhan, ibang pangalan, Jerry Ontiveros. Jerry Ontiveros? Usal niya
na nakakuha ng pansin ni Angel. Nabigla ito sa biglaang pagsasalita. Grabe ha, muntik na ako dun ah. Baling to sa kanya. Since nakita mo na, what's your plan? Tanong nito. Jerry Ontiveros, muli ay ulit sa utak. Tila kasi nabasa na niya ang pangalan na iyon, pero hindi niya matandaan. Jerry Ontiveros, muling ulit at pilit na inaalala. Oo. Jerry Ontiveros, grabe na ang panahon ngayon. Madali na lang para sa may mga pera ang magpalit na mukha at katauhan upang pagtakpan ang krimeng nagawa. Matagal na ang kaso nito. Nauunag din ito sa kasong hawak ko. Anito sa kanya. Napatingin siya kay Angel. May isang batang babae, 8 taong gulang na hinalay niya habang nakatali ang mga paa at kamay na tila isang hayop. Wika nito, nadama ang emosyon sa bawat bigkas ng kasamahan. Nang lingunin ang kasamahan, ay nakita ang pagkislap ng luha sa mga mata nito. Kasunod ang pagsinok. Naguguluhan siya. Mukhang mas apektado pa ito kaysa sa kanya. Pamangkin ko ang 8 taong gulang na iyon, Katrina. Tuloy ang iyak ng kaibigan at doon nasagot ang mga katanungan sa isip niya. Hanggang ngayon ay sinisisi ko ang aking sarili kung bakit nangyari sa kanya iyon. Kung hindi ko lamang siya iniwan noon, ay hindi sana mangyayari yun. Hikbi nito na tulad niya ay naghahanap din ng katarungan. Niyakap ang kasamahan at nangakong magtutulungan sila upang mahuli ang isang Jerry Ontiveros nang maalala ang isang eksena sa ospital na pinagtatrabahuhan niya. Saglit, biglang turan. Napatigil din si Angel at kumalas sila sa pagkakayakap. Alam ko na kung saan ko nakita ang isang Jerry Ontiveros. Aniya nang maalalang naging pasyente niya ito. Isang gun wound ang sugat na ginamot niya rito noon. Hindi man tanda ang mukha nito, pero alam niyang siya ito dahil ito ang saktong pangalan na binigay ng lalaking iyon. Agad na nilahad ni Katrina ang nalaman at agad nilang tinungo ang ospital kung saan dating nagtrabaho. Dahil kilala siya at gamit ang pagiging agent nila, ay piniyagan sila sa kadahilanan para sa ikalulutas ng isang krimen. Mabilis nilang ginalugad ang ilang files hanggang makuha ang file na naglalaman ng record ng lalaki. Agad na kinuha iyon, siniyasat at doon nakalahad ang ilang address at impormasyon sa lalaki. Kailangan malaman ito ni Robert. Ani ni Angel sa kanya. Napatingin siya sa babae na agad naman itong napansin. Robert holding this case. Isang asset ng NBI si Robert dahil na din siguro sa dami ng alam nito. Wika nito na sumagot sa mga katanungan sa isip niya. Matapos noon ay muli nilang binigtas ang daan patungo sa opisina ni Robert. Napabangon agad si Daniel nang walang makapas tabi. Katrina? Ngunit walang palatandaan na naroroon sa silid ang babae. Agad na nag-imis at lumabas ng silid. Mabilis na hinanap ang babae at nang hindi mahanap ay nagtanong na sa kasambahay at sinabing umalis ito. Kinabahan tuloy siya, kaya muling bumalik sa silid upang magbihis. Alam niyang hindi titigil ito hanggang hindi nabibigyan ng hustisya ang kapatid. Pupuntahan ni na Katrina si Robert dahil alam niyang ito lamang ang makatutulong sa kanila sa agarang pagkakadakip ng lalaki. Hello? Tila mainit ang ulo nang nasa kabilang linya. Bro, si Daniel ito. Aniya na mukhang may kaaway ito. Napansin niya naman tila kumalma ito. Bro, napatawag ka. Sorry ha, medyo may nanggugulo lang. Hinging depensa nito. It's okay. Ano yun, babae ba? Diga dito. Ngunit mukhang sa pagkakataong iyon ay seryoso ang kaibigan. Kaya hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at sinabi ang pakay. Nasa opisina ka ba bro?
pupuntahan kita. Gusto lamang kitang makausap ng personal. Seryoso na rin wika nito. Sige bro, hihintayin kita rito. Anito, saka niya pinatay ang tawag. Wala na siyang inaksayang oras at nagtungo na sa opisina ng kaibigan. Dalawang katok ang narinig ni Robert. Ang bilis naman yata. Aniya na inaakalang ito na si Daniel. Pasok, sambit ni Robert. Doon ay sumungaw ang mukha ng kaibigan na si Jerry, na siyang kasakasama rin sa kanyang negosyo at ganoon din naman ito sa negosyo nitong club. Ito na iyong report na kailangan mo. Anito, hawak ang puting folder. Salamat. Aniya rito at nakitang printi itong umupo sa upuan para sa kanyang panauhin. Naalala niya nang una niya itong makita. Nagkasabay sila noon sa eroplano pabalik ng Pilipinas. Dahil magkatabi sa upuan at parehong Pinoy, ay madali silang nagkapalagayan ng loob. Lalo na nang panahong iyon ay malungkot siya dahil mas pinili ng kasintahang si Olga ang karir nito kesa sa kanya. Hanggang sa hindi na malayang sinabi dito ang tungkol sa kanya at ganun din naman ito sa kanya. Nang malaman nitong may investigative office siya, ay naging interesado ito at niyaya rin siya nito sa club nito. Dahil sa sawing puso, ay halos gabi-gabi siya sa club ng bagong kaibigan at doon lumalim ang pagkakaibigan nila. Malalim na ang iniisip ng muli siyang gambalain ng mahihinang katok. Pasok, muling wika sa pag-aakalang si Daniel na ngunit mukha ng dalawang babae ang sumungaw, sina Angel at Katrina na diretso naglakad patungo sa harapan ng kanyang mesa na hindi man lang nagawang lumingon o osisain kung may kasama siya o wala. Natuon ang pansin ni Robert sa mga bagong dating. Anong kae? Look at this, sambit ni Angel sa kanila pag ang papeles na nakuha sa ospital. Nababaghang napatingin si Robert sa binigay ng babae. Record iyan ng isang Jerry Ontiveros. Si Jerry Ontiveros at si Andrew Cortez ay iisa. Diretsahang turan. Binalot ng tensyon ang buong opisinang iyon. At mas lalo pa nang gulantangin silang muli ng katok. Pasok, muling wika ni Robert at doon ay bumungad naman ang mukha ni Daniel. Napakunot na ito nang mabungalan si Katrina sa loob ng opisina ng kaibigan. Anong nangyayari rito? Saan niya? Pare, may mahalaga lang kaming kasong pinag-uusapan. Wika naman ni Robert. Habang tuon silang lahat, ay hindi na malaya ni Katrina ang paglapit ng isang lalaki sa kanyang likod at sa paglingon ay hindi niya inaasahan ang makikita. Siya! Humiyaw ng isipan niya. Ito ang lalaking ginamot niya noon na may pangalang Jerry Ontiveros. Magsasalita na sana siya nang liigan siya nito at tutukan ng baril. Lahat ay nagulantang. Jerry? Sigaw ni Robert sa pangalan ng kaibigan. Jerry. Jerry Ontiveros. Saad ni Angel na hindi makapaniwala. Maging si Robert ay nagimbal sa napagtanto. Naguguluhan man si Daniel ay alam niyang nasa panganib si Katrina. Release her! Utos na nakangising lalaki. Makaligtas kaya si Katrina sa kamay ni Jerry Ontiveros? Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po! Shoutout po sa Pamilya Salundagit. Maraming thank you po sa inyong suporta.